guys, my name is Jex Palicas from Humes 11 McKenzie. Today, tuturo ko yung about sa main difference of Buddhism with other religion. Meron siyang anim na pagkakaiba sa ibang relihiyon. Yung una is, wala itong lugar para sa Diyos o tagapagligtas. Dahil ang kaligtasan ay ganap na nakasalalay sa loob ng kontrol ng sino man. Bali, sinasabi dito, hindi sila naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila na yung tao yung gumagawa ng magiging kapalaran niya. Then, yung sa una, sinasabi din na si Siddhartha ay hindi nang angkin na isang tagapagligtas, ngunit isang gabay at guro. Habang itinuturo niya ang paraan para sa iba na sundin at makakuha ng kaligayahang spiritual sa paggawa nito. Yung si Siddhartha, o kilala sa tawag na Buddha, hindi niya inaangkin na siya ay isang tagapagligtas. Pagkos siya ay isang, inaaral lang niya na siya ay isang guru lamang. Na itinuturo niya yung paraan para makakuha ng kaligayahang spiritual. Yung pangalawa is, yung pagkakaiba niya sa ibang reliyon, yung pangalawa is, ang kaluluwa o Hindu at man ay hindi umiira labang ang mga tao ay naninirahan sa isang estado ng non-soulness o anatman. Sinasabi dito yung kaluluwa, hindi sila naniniwala sa mga kaluluwa. Hindi sila naniniwala na may kaluluwa dito sa mundo. Then yung pangatlo naman is, hindi ipinangaral ng Buddhismo na ang mga tao ay mayroong walang hanggan at hindi masisira na kaluluwa. Bali sinasabi dito, hindi itinuturo sa Buddhismo yung ano na yung katawan, yung kaluluwa ng tao na hindi tao dito. Bali sa ano yun, lahat ng bagay ay nagbabago at walang permanente. Bali yung sinasabi dito, yung kaluluwa mo hindi lang mananatili habang buhay sa iyo. Then yung pang-apat is, lahat ng nakakondisyon ng mga bagay ay pansamantala at dumadaan. Lahat sila ay may simula at wakas sa kanilang pag-iral. Yun nga, yung parang sinasabi sa pangatlo na pagkakaiba nila sa ibang reliyon, yung lahat nagbabago, lahat yung lahat ng bagay pansamantala lamang at nagbabago. Merong simula at meron din wakas. Yung panglima naman is, ang pagkakaroon ng tao o kung ano talaga ang tinawag nating kaluluwa ay pinaghalo ng limang kaisipan o mga pisikal na pinagsama-sama o kandas. Doon mamaya sasabihin ko yung limang pinagsama-samang mga ano. Yung limang sinasabi dito sa mga limang pinagsama-sama. Then, pang-anim, sa katayuan, walang kaluluwa ang muling ipinanganak dahil walang pananatili sa anumang bagay. Sa ika-anim na sinasabi dito, about dun sa reincarnation, na walang sino man yung ipapanganak ulit. Dahil walang kaluluwang ipapanganak muli. Ayun yung sinasabi dito sa pang-anim. Parang katulad lang din siya ng ano. Ayun na nga. Yun yung sinasabi sa pang-anim. Walang kaluluwang muling ipinanganak dahil walang pananatili sa anumang bagay. Yung pangalawang ituturo ko is yung binigkas ni Siddhartha na kailangan sundin ng mga Buddhist. Una is ang kanyang lugar na sinilangan. Pangalawa, ang lugar na kanyang kaliwanagan. Pangatlo, ang lugar na kanyang unang sermon. At pang-apat, ang lugar ng kanyang paring nirvana. And yung pangatlong ituturo ko is mga piling issue at digmaan at karahasan. Sa Buddhismo, ang digmaan ay masama o akusala at ang ilang mga scholar ay nagsasaad na wala itong katwiran sa mga turo ni Siddhartha. Gayunpaman, may mga kakataong nagsumikap ang mga Buddhist o mongwe sa mga bukas na salungatan tulad ng mga nangyari sa China at Japan. Ang mga Buddhist ay tinuruan
na huwag sumuko sa anumang anyo ng masamang kapangyarihan. Nagmula man sa mga tao o supernatural na bagay, o sa mga supernatural beings, at kung magkaroon man sila ng problema ay kay Siddhartha, dapat mahanapan nila ito o malutas nila ito sa mapayapang paraan. Apat, ituturo sa inyo yung mga babae sa Buddhism, kung ano yung ginagawa ng mga babae sa Buddhism. Pangunahing tungkulin ng kababaihan ay maging tapat at mapagmahal ng mga may bahay na napailalim sa kagustuhan ng kanilang asawa. Bali sinasabi dito, mga babae sa Buddhism, is kailangan maging tapat o maging loyal sila sa mga kanilang asawa. Subalit, ang parehong kasarian ay nakikita bilang pantay na naugnay sa lipunan habang nagbabahagi sila ng pantay na responsibilidad sa kanilang mga tungkulin sa pamilya. Yung sinasabi dito, yung kailangan yung dalawang mag-asawa is pantay sila ng ginagawa o pantay ng estado sa buhay. Kung yung babae nag-aalaga sa bahay, kailangan yung lalaki din nagtatrabaho para matustusan yung kanyang pamilya. Ganun yung mga babae sa Buddhism. Then sinasabi dito, sinasabi nga, kailangan sila pantayin ang estado sa lipunan. Para magampanan nila yung mga tungkulin nila sa pamilya. Yun lang po ituturo sa inyo. Maraming salamat po.